deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, so far is the echo. Where do we stop? This is Floravel Cover Vlog. I'm back, guys. No, so bagong haircut tayo, guys. No, kasi alam nyo, guys, na mainit na ngayon. It's summertime, so kailangan natin ng panibagong outlook. So, guys, ang ating content ngayon. Pero before for that, guys, syempre, maraming salamat pa rin, guys, sa patuloy na nandyan kayo para manood ng aking vlog. Even though nawala akong content for so many months, no? Pero nandyan pa rin kayo. Nagkaroon pa rin siya ng viewers na mga 10,000 views. So, thank you so much. And syempre, hihingi uli ako ng favor sa inyo, no? Watch and subscribe my channel. Nice. Sa mga bago dyan, huwag niyong kalimutang pindutin yung notification bell para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. So anyway, guys, ang content natin ngayon ay yung aking journey. Sa aking journey ng tracking termination. Na-terminate ako, guys. Kasi may mga bagay talaga, guys, na akala natin ay well-experienced na tayo, kumbaga well-strong na tayo. Yung pala, may mga employer talaga na hindi natin ma-meet yung kanilang expectation, di ba? So, wala tayong magagawa doon, kundi tanggapin yung dapat tanggapin at magiging cool, no? Siyempre, smile every day. So, Kamusta? Paano ba ako na-terminate? Paano ako na-terminate? Wala, na-terminate lang ako dahil hindi ko na-meet yung expectation ng employer. Pero syempre, sa akin naman, guys, ay ginawa ko naman yung the best ko. Kumbaga, nandun yung in-apply ko kung ano yung nagiging experience ko. In-apply ko yung pagiging ina ko. In-apply ko yung pagiging kung paano magbantay ng bata, kung paano magpakain, kung paano yung mga personal hygienes mo dyan, no? In-apply mo ko lahat yun. Pero may mga expectation talaga yung employer na parang hindi mo mamimit doon sa kanilang expectation. So,
kung iti-terminate ka, wala rin tayo magagawa doon. Kundi sabihin natin, yes ma'am, sorry ma'am, sorry if your expectation hindi ko siya na-meet up. Diba? So, yun yung guys. Alam mo ah. Okay. Unang-una guys, nagpagupit ako ng hair ko. Ang ganda-ganda ko. Ang ganda-ganda ko guys. Kung naririnig nyo guys yung iyak ng baby, yun ay ang aming happy pill dito sa bahay na to. Kasi napaka-cute niya. Nagmamadali siya guys. Talagang kikibaka siya para darating yung panahon na talagang gustong-gusto niya talaga na lumaki na siya. So, anak siya ng kapwa OFW natin, no? So, ganun. And marami kami dito sa boarding house. Pero sila, may mga trabaho sila bukod sa akin. Kasi ako naman, guys, na-terminate ako. So, ang kagandahan lang, guys, kasi kahit na-terminate ako, binigay naman yung benepisyo. Kumbaga, nandun yung plane ticket mo, nandun yung 1 month salary mo, nandun yung food allowance mo, nandun yung days na pinagtatrabawan mo. So, yun. At saka yun yung kung ano yung nakasulat doon sa kontrata mo, yun yung ibibigay niya na sweldo sa'yo. So, ang kagandahan lang guys, siyempre may pera tayo para sa pang-araw-araw na biyahe, pupunta ng agency, makipag-interview, makipag-meet up sa mga employer. At sa ngayon, hoping kasi may mga, siyempre gagamitin ko rin yung pakiramdam ko, no? Pakiramdam, kung paano maki-interview sa employer. Kasi mostly sa employer kasi face-to-face naman talaga yung interview. So, nasa sayo na yung kung tatanggapin mo lang o hindi. Pero siyempre, mananatili lang ako within 14 days dito sa Hong Kong para makapaghanap ng amo. Pag hindi ako nakapaghanap within 14 days, automatic na yon na no choice ako kundi uuwi ako sa origin kong lugar. So, kasi yun ang patakaran talaga ng Hong Kong. Kailangan within 14 days ay makahanap ka na ng panibagong amo mo. And, syempre, sa ngayon may mga ilang araw pa naman akong natitira. Meron pa akong 8 days. So, hopefully na meron talaga akong mahanap. Kasi syempre, ayaw naman talaga nating umuwi ng Pilipinas. Dahil alam nyo naman yung buhay sa Pilipinas. Diba? So, ito guys. Ito ay nagkakape ako. Nagkakape ako guys. Pero okay lang. Okay lang. Marami kami dito. Marami kami dito. Maraming kapwa Pilipino dito. Kaya hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ko na nalulungkot ako. Pero still, smile lang. Nag-smile lang ako, guys. Marami tayong maganda birthday. Yeah, Britain, di ba? Meron ako. Pero hindi ko siya pwedeng ipakita sa inyo kasi bold siya. Nakahubad siya. So, baka ma-accuse tayo ng child abuse. Madagdagan yung aking ground. Tinitingnan niya ako guys kasi itong babae to everyday na umiigsi yung buhok. Ano nangyayari? Yeah. Bukas kalbo na ako. Ay hindi. Hindi guys kasi umuusbong na yung aking tawag doon? I'm started to chat. Yeah, de. Akala mo ha? Hindi mo ako pinapansin ha? Hindi, hold lang. So yun guys, yung nangyayari, ang buhay. So sino niya na-terminate yan? Paki-message na lang. Sama-sama tayo. Para maramdaman natin, ano ba? Pero madali lang naman yun. Hindi naman siya ganun ka bigat talaga.
Diba? Sama sa... Pero guys, BBM tayo ha. Huwag kalimutan. Nakapagbuto na ba kayo? Diba? Huwag natin hayaang matalo yung ating presidente. Diba? Dito sa Hong Kong yata, landslide naman siya. So, no worry about that. Ayan. Bagay pala sa akin yung ganitong book. Noon bumata ako, no? Parang 30 years old lang. Hindi mo, sabi mo. Parang na... So, pananatilihin ko na lang ganitong book ko. Tapos may nakita akong wig dito, guys. Ang... Pag gusto mo mahabang-mahaba, syempre magkukosya na ang mahal. Pero pag maigsi lang. Ayun, nagiwawala siya. Ulap. Hindi, ayaw mo na. Naririnig, ayaw mo na. Gustong-gusto niya nga eh. Sige, live yung kami. Oo. So, please subscribe and watch. Diba? Watch. Watch. Si kung sino magtanong sa akin paano ako na terminate, message niyo lang ako, guys.